Samantala, sa punong ito, mausap natin si Brian Koo, country head ng Grab Philippines. Magandang umaga po, Ginoong Koo. Ay, magandang umaga, sir. Magandang opo, si Igan po ito. Kahapon, sabi niyo, tuloy pa rin ang biyahe ng mga sakyan kahit walang permiso dahil wala naman suspension ng LTFRB. Pakilinaw po yung sitwasyon ngayon ng Grab. So, katulad po ng sabi ni ng board yesterday, meron pong hatol na may multa sa Grab. Pero hindi naman pinatitigil ang Grab dahil hindi naman po dininay ang renewal of accreditation. So, sa ngayon po, lahat po ng mga sasakyan na nagbibiyahe pa sa Grab ay patuloy pa din. Subalit, kailangan po namin i-review going forward kung ano po mangyayari sa mga bagong aplikante. Opo. So, ang bumabiyahe ngayon lahat may permit? Ang mobile ngayon, may mix po na may permit at walang permit. Ang hindi po natin support ay isang amnesty decision para po sa lahat ng po biyahe ngayon na wala pang permit dahil naman po nakapag-invest na po sila sa sasakyan at nagbabiyahe na saan. Mga ilan po yung bumabiyahing walang permit? Ay si karamihan po doon sa 28,000 na napakit naming figure kahapon ay wala pong permit. Ilan po sila? 28,000 po ang napakit naming figure na nagpabiyahe sa daan. Pero yung kinawa po sabay-sabay lahat doon, karamihan po doon wala pong permit. Imposible bang di sabay-sabay eh? Lahat to nasa... Siyempre, sabi nyo nga, investment yun. Di lahat to, kailangan lumabas sila. Di ho ba? Yes, sir. Pero hindi po lahat ng driver full-time. Okay. Karamihan po rin sa ating mga Grab partners part-time. Pero paano ho natin ipapaliwanag yun na ang dapat bumabiyahe lang ay may permit? So, kolorum yung 28,000, tama ba? Karamihan po doon. Uh-huh. Hindi naman po lahat. Kasi yun na meron po mga 3,000-4,000 na may either may PA or may TPC na. So sa 28,000, 4,000 ang may permit. Tama ho ba? More or less. Ay, hindi nyo alam yung figure? Wala po kami ng figure ngayon. Okay. So kailangan pa i-check kung ano po yung pinaka-accurate na figure. Kaya mahirap po bigay. So sa ngayon, kahit wala silang permit, pero kung hindi sila babiyahe, hindi kaya luluwag ang daloy ng trapiko? Sir, hindi po natin napatunayan na cost ng traffic ang Grab. Ang Grab? Okay. So, speculation lang po yun. Wala po pong study na nagpapatunay na... Ang problema ko kasi dito, Ginoong Koo, kunyari, wag naman sana ma-aksidente. Ano habol nung pasahero kung wala kayong permit? Sir, kahit na po walang permit o walang tinatawag full responsibility, full accountability pa rin po ang Grab. Unang-una po, meron po tayong built-in insurance okay. Ang biyahe natin. Na-covered po si... May protection sila. ...toong driver, yes sir, at saka hanggang apat na pasahero. Okay. At saka kahit wala po sila official permit, hindi po natin sila pinapabiyahe hanggat sa hindi nila makomplete ang requirement, assuming they were to apply for a permit. Okay. Eto, Ginoong Koo, yung 5 milyong piso, iaapilan nyo ba? Yung pinagbabayad kayo ng LTFRB? I think yung hassle po ng LTFRB ay fair considering the violations that they mentioned ginawa po ng agency. And if you consider the other options, which was either cancellation or suspension, hindi po natin to try i-push na iaapila. Nagpapasalamat po kami sa LTFRB na ganun lang po yung fine sa akin. Okay. Maraming salamat po at ingat sa biyahe. Thank you, sir. Thank you. Si Brian Koo, country head ng Grab Philippines.